Tayo po ay muling magtatalakay na isang napakagandang paksa sa aklat ng Apocalipsis. So ngayon po ay ang paksa po natin ay ang hayop na umahon mula sa kalaliman, mula sa Apocalipsis 11 verse 1. Ano po ba ito? Yan po, ito po ay masusubungan natin sa Apocalipsis 11 verse 7. Sino po ang hayop na umahon mula sa kaliliman ayon sa Apocalipsis 11 verse 7? Ang sabi sa atin sa Great Controversy, page 239. Ang panahon ng ang dalawang saksi ay manghula, nararamtan ng magaspang na kayo ay matapos noong 1798, habang ang mga ito ay lumalapit sa pagtatapos ng kanilang gawain ng karimlan, ay gagawin sa kanila ng kapangyariang kinakatawanan ng hayop na umahon mula sa kaliliman sa maraming mga bansa sa Europa, ang kapangyariang namuno sa iglesia at sa estado ay sa mga siglo ay nakontrol ni Satanas sa pamamagitan ng kapapahan. Subalit dito ay pinapakita ang bagong pagpapahayag ng kapangyarihan ni Satanas. So dito po ay may ipinapakita na bagong kapangyarihan ni Satanas na babangon nung nalalapit na ang pagkasara noong 1798. At ito po ang pagkakalarawan ng hayop na umahon sa kaliliman ng Apocalipsis 11. Ito po'y kakaiba doon sa ibang hayop na ipinapakita sa aklat ng Apocalipsis. Ang sabi sa Great Controversy 239 hanggang 240, ayon sa mga salita ng propeta, pagkatapos sa maikling panahon bago ang taong 1798, ang ilang kapangyarihan na mula kay Satanas at likas nito ay bumangon upang bakayin ang Biblia at lupain kung saan ang patotoo ng dalang saksi ng Diyos ay sa ganito na patahimik, ay nagkaroon ng pagpapakita ng atheismo ng paraon at kahalayan ng Sodoma. Ang propesiyang ito ay tumanggap ng pinaka-eksakto at pinaka-nakapansing-pansing katuparan ng, sa kasaysayan ng Pransya. Sa panahon ng Revolusyon noong 1793, ang salibutan sa unang panahon ay nakarinig ng pagtitipo ng mga tao na ipinanganak at nag-aral sa sibilisasyon at nagbalikat ng karapatan na mamuno ng isa sa pinakamainam ng mga bansa sa Europa. Nagtaas ang kanilang nagkakaisang tinig upang itakwil ang pinakasolem ng katotohanan na tinatanggap ng kakaluluwa ng tao at talikuran ng lubos na may pagkakaisa ang paniniwala at pagsamba sa Diyos. Yan po ay masusupungan natin sa Great Controversy 239 hanggang 240. Narito po ang isang pagkakalarawan noong sa French Revolution noong 1789 hanggang 1799. Narito po ang ilan sa mga simbolo ng mga pagtitipo ng mga tao na naging dahilan ng pagkakaroon ng French Revolution. Pansinin po natin na yung tinutukoy po na pagtitipo ng mga tao po doon na naging dahilan ng pagbaksak ng Pransya nung panahon yun ay yung naging dahilan pala ng revolusyon ng Pransya ay mapapansin natin na yung tinatawag natin Illuminati ay isang lihim na samahan ng mga edukado at matatalino ng tao na itinatag ito sa barbarya ni Dr. Adam Bishop at ng House of Rothschild noong Mayo 1, 1776. Kaya makikita niyo po na sikat ang pangalang Mayo 1 o May 1 bilang Labor Day. Ang Illuminati ang nasa likod ng pagkakaroon ng himagsikan sa Fransya noong 1798 na nagpabaksak sa kapapahan. Si Dr. Bishop ay isang Hudyo na naging Katoliko at naging eksperto sa witchcraft o pangkukulam o panggagaway.
Ang Illuminati, yung tinatawag na The Shining One or Lucifer, ay isang Luciferian movement upang pangalagaan at itaghuyod ang sinaunang black arts ng Babylonian at Druid witchcraft o espiritualismo. Ang kanyang mga layunin ay wasaki ng Biblia at mga tunay na Kristiyano at itaguyod ang pagkakaisa ng buong mundo sa ilalim ng pamumuno ni Lucifer o ni Satanas. Narito po ang ilang mga simbolo ng Illuminati o tinatawag na Free Thinkers o ang sentrong organisasyon ng espiritualismo. Narito naman po ang ilang mga gawain ng hayop na ito. Una po ay yung pagwasak sa Biblia bilang salita ng Diyos. Pangalawa, pagpapalaganap ng sining ng subliminal warfare sa magitan ng TV, magazine, radio at iba pang mga paraan. Pangatlo po ay upang itaguyod ang mga kaisipang espiritualistikong tulad ng horoscope, paghuhula, necromancy, warlockery, pangkukulam o panggagaway, maiko, human sacrifices, palmistry, rock and roll music at iba pa. At ang ikaapat po ay pagpapalaganap ng immortality of the souls. Panglima, pagpapalaganap ng sex, crime at mga anti-Christian propaganda. Ikaanim ay pagpuslit at pagkontrol ng mga labor unions. Ikapito po ay pagtataguyod ng equal opportunities, equal rights at ism, socialism, emancipation of women at free love. At ikawalo ay pagpapalaganap ng mga revolusyon, pagrebelde, riots, rally at pag-aaklas. Ano po ang binubuo ng espiritualismo bilang gawain ng hayop mula sa kaliliman na binabanggit po sa Apocalipsis chapter 11? Ang una po ay yung mga lihim na samahan, yung tinatawag na mga secret societies at pagtitipong espiritismo o yung tinatawag na seances. Ang sabi sa Prophets and Kings, Tagalog, page 176. Ngayon ang mga misteryo ng pagsambang pagano ay napalitan ng mga lihim na asosasyon at mga pagtitipong espiritismo. Ang paghahayag ng mga alagad na ito ng espiritismo ay kinasabikan ng mga libong ayaw tumanggap sa liwanag ng salita ng Diyos at ng kanyang banal na espiritu. So ito po ay yung mga lihim na mga secret societies at mga pagtitipong espiritismo. Narito po mga halimbawa ng mga lihim na samahan o secret societies na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ito po ay katulad ng mga Freemasonry o yung Masonic Movements, Club of Rome, Skulls and Bones, Bilderbergers, Rosicrucians, League of the Just, Jacobian, Fraternities and Sororities sa iba't ibang panig ng mundo, Gardenarian Brotherhood, Golden Dawn, Wicca, Church of Satan. Kasama rin po ang The Process Church of the Final Judgment, Temple of Set, Order of the Black Ram, Werewolf Order, World War Church of Satanic Liberation, Satanic Brotherhood, Our Lady of Endor Coven, Satanic Orthodox Church of Nephilim Rite, Order Templi Satanis, Order of the Nine Angels of Dark Lily, Order of the Left Hand Path, Church of War, Sisters of Light, at iba't ibang mga mysticistic groups or occultic groups and satanic groups. Ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets Tagalog 814 bilang babala, ang sabi po ang makabagong espiritualismo at ang mga anyo ng sinaunang pang-iengkanto at pagsamba sa Diyos-Diyosan na lahat ay mayroong pakipag-ugnayan sa patay bilang mahalagang prinsipyo ay batay sa unang kasinungalingan na sa pamagitan noon ay nilinlang ni Satanas si Eva sa Eden. Tunay na hindi kayo mamamatay sa pagkatalastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyong
kayo'y magiging parang Diyos. Sabi po sa Genesis 3:4-5. Pare-pare yung batay sa isang kasinungalingan at nagpapalaganap noon. Ang mga iyon ay pare-pare yung mula sa ama ng kasinungalingan. Narito po ang iba't ibang mga simbolo na nagpapakita ng nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Yan po, napakaraming simbol po si Satanas. Ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets Tagalog 815 at ibinatay din po sa Efeso 6:12, ang makabagong espiritualismo na nakabatay sa ganun ding pundasyon ay pawang isang pagpanibagong sigla ng isang bagong anyo ng pangkukulam at pagsamba sa demonyo na kinundina at pinagbawal ng Diyos noong una. At sabi sa Testimony Volume 7 page 84 bilang babala sa ating lahat, hindi dapat tayo makiisa sa mga lihim na samahan o sa mga samahang paggawa, yung secret societies at yung mga labor trade o labor unions. Dapat tayong tumayo na malaya sa Diyos na patuloy na pinagmamasdan si Kristo para sa tagubilin. Napakalino po ang mga talatang ito. Yan po ang ilang mga simbolo ng mga Freemasonry at saka ng mga secret societies na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Yan po. Makikita niyo po yung tinatawag na mga simbolo. Katulad no yung mga simbolo po na patulis. Yan ay simbolo po yan ng sagisag ng kapangyarihan ni Satanas. Yan po yung iba-ibang mga simbolo. Ang sabi sa atin po sa Evangelism, page 617 to 618, there are those who question whether it is right for Christians to belong to the Freemasons and other secret societies. Let us such consider the scriptures just quoted, Isaiah 8:9-13. Malino po na pinagbabawal po sa mga Kristiyano ang makisanib sa Freemasons at sa iba't ibang mga secret societies. Ang sabi po sa letter 114:1903, the strong corrupting sentiments of Satan are cherished and they exert a masterly compelling power under the influence of these sentiments. Men bind with one another in confederacies, in trade unions, and in secret societies. There are at work in the world agencies that God will not much longer tolerate. Napakalino po ng pagkakapaliwanag dito ng lingkod ng Diyos. Na si Ellen G. White hinggil sa mga kapangyarihan na kapangyarihan na nagmumula kay Satanas sa mga confederacies, mga trade union at saka sa mga secret societies. Sa pagpatuloy po, ang sabi sa atin sa Testimony Volume 8 page 27 to 28, a power beneath. So meron palang kapangyarihan na nagmumula sa kalaliman is working to bring about the last great scenes in the drama. Satan coming as Christ and working with all deceivableness of unrighteousness in those who are binding themselves together in secret societies. Napakalino po. Those who are yielding to the passion for confederation are working out the plans of the enemy. The cause will be followed by the effect. Kayo, sa ating pong kasalukuyan panggungin, ay mayroong kapangyarihan na nasa ilalim, na nakatago, na gumagawa upang magdala ng malaking eksena, panghuling malaking eksena po sa drama, yung pong pagparito ni Satanas na magkukunwaring Kristo. At ito po ay gumagawa pailalim upang pagsanibin ang lahat ng mga tao sa kapangyarihan at sa tali ni Satanas. Ang sabi po sa atin dito sa Testimony Volume 8 page 84, we are now to use our entrusted capabilities in giving the last
warning message to the world. In this work, we are to preserve our individuality. We are not to unite with secret societies or with trade unions. We are to stand free in God, looking constantly to Christ for instruction. Napakalino po ang babala sa atin, ang tagubilin sa atin ng ating Panginoon, na hindi dapat tayo makiisa sa mga secret societies o sa trade unions. Dapat tayong tumayo na malaya sa Diyos, na tumitingin kay Kristo patuloy para sa kanyang tagubilin. Ito po ang isa pang babala po sa atin. Ito po ay mababasa natin sa manuscript 139, 1903, pages 5 at saka 6. Ang sabi po sa atin, as we near the close of time, there will be greater and still greater external parade of hidden power. Hidden deities will manifest their signal power and will exhibit themselves before the cities of the world. And this delineation has already begun to be fulfilled. By a variety of images, the Lord Jesus represented to John the wicked character and seductive influence of those who have been distinguished for their persecution of God's people. All need wisdom, carefully, to search out the mystery of iniquity that figures so largely in the winding up of this earth's history. God's presentation of the detestable works of the inhabitants of the ruling powers of the world would bind themselves into secret societies and confederacies. Not honoring the law of God should enable the people who have the light of truth to keep clear of all these evils. More and more will all false religionists of the world manifest their evil doings, for there are but two parties, those who keep the commandments of God and those who war against God's holy law. Napakalino po sa manuscript 139, 1903, pages 5 to 6. At yan ay nagpapakita po sa atin na habang nalalapit tayo sa katapusan ng panahon, ay lalong lumalawak ang external parade ng hidden power. Kaya po ito po ay kitang-kita natin, at sa mga cities of the world, sa mga syudad, sa mga sanibutan, kitang-kita natin ang kapangyarihan ditong tinatawag nating hayop na mula sa kaliliman patuloy na lumalakas at patuloy na gumagapang sa napakaraming bahagi ng ating lipunan, at halos makontrol na ang buong sanibutan sa ilalim ng pamamahala ni Satanas. Ang pangalo po ay kasama po rito yung tinatawag na Christian Science o Christian o Kristiyano Agam, yung mystical theosophy, Eastern religions, ang mga religions sa silangan, di ba pa? Ang sabi sa Prophet and Kings, Tagalog 176, marami ang nanliit sa takot sa isipang sila ay makipagsanggunian sa mga espiritu. Dapat naakit naman ng mga nakagagayumang uri ng espiritismo. Ang iba ay maliligaw sa mga turo ng Kristiyanong Agam at ng mistikong teosopya at mga reliyon sa silangan. Kasama po rito yung mga faith healing, mga sympathetic remedies, talent forces within the mind of man, at iba pa. Ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets, Tagalog 176, ang mga alagad ng halos lahat ng uri ng espiritismo ay nagaangkin na may kapangyarihang magpagaling. Sinasabi nilang ito ay bisa ng elektrisidad, magnetism, mga tinatawag na remedyong nagmamalasakitan o kaya'y ng kapangyarihan ng isipan. At hindi lamang ilan, kahit na sa Kristiyanong panahon ito, ang nagtutungo sa mga nagpapagaling na ito sa halip na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na buhay at kakayahan ng mga nasanay na manggagawa. Kabilang po dito ay mga acupuncture, pagpapagaling sa pamamagitan ng pyramid, mga bolang kristal ng Santo Niño, Santa Maria, at sino mang santong Diyos-Diyosan. Bulong, parmasya, hipnotismo, yoga, pendulum, healing, phrenology, at iba pa. Ang ikapat po ay yung spiritualistic mediums, yung clairvoyance, manghula at mangkukulam at mambabarang. Ang sabi sa Testimony Volume 5, 193, ang mga orakulong pagano
ay may katulad ng mga spiritualistic medium, clairvoyants at manghuhula. Sa ngayon, ang mahiwagang mga tinig na nagsasalita sa Ekron at Endor ay patuloy pa rin ng daraya sa magitan ng mga salita na kasinungalingan sa mga anak ng tao. Ang prinsipe ng kadiliman ay nagpapakita sa ilalim ng bagong pamamalat kayo. Ang mga hiwaga ng pagsambang pagano ay pinapalitan ng mga lihim na samahan, pagtitipong espiritismo, mga karkarimlan, mga himala na mga mangkukulam sa ating panahon. Napakaliwanag po na ipinapakita sa atin ng lingkod ng Panginoon. At ito po ang ilan sa mga larawan na nagpapakita ng mga tungkol sa witchcraft, mga iba't ibang maaklat, mga larawan ng pangkukulam sa ating kapanahon. Ayan po, nakikita niyo po ang larawan ng kamay, yung palmistry, ay isa rin po yan. At ang mga pagbabaraha, ang pagbabaraha po ay isang paraan na kinakasangkapan ni Satanas para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Yan po. Kasama rin po yan yung iba't ibang klase ng mga baraha. Kabilang po dito ang satanic occults, apparitions, astrology, horoscope, fortune telling, clairvoyance, ghosts, out of the body experience, palmistry, tarot cards, pyramid at crystal power, channeling at iba pa. Ang ika-anim po ay yung tinatawag na Christian spiritualists o spiritualist Church of Christ, Pentecostal movements, charismatic movements, apostate professed born-again Christians at fellowship. Sabi sa Great Controversy, Tagalog po, 470 to 447, 471, tunay ngang ang espiritismo ay nagbabago na nang ngayon ng kanyang anyo. At sa pamamagitan ng pagtatalakbong sa ilan niyang masamang anyo ay nagdaramit Kristiyano siya. Makikita niyo po ang mga mangkukulam po at saka ibang mga espiritista po ay nagbabago na sila ng anyo. Nagdaramit na sila Kristiyano upang marami pang madaya ang mga tao at madaya ang buong sanibutahan sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kabilang dito po ay ang Pentecostal spiritualism, Christian science, Christian cults at iba't ibang samang reliyoso na may celebration type of worship, may huwag na speaking of tongue, may pagtumba kapag pinatungan ng kamay na sinasangkalang ang pangalan ni Jesus upang makapandaya ng mga tao. Ang mga ito'y kampo ni Satanas na ragaan niyong Kristiyano. Narito po ang ilang mga pictures katulad ng mga zodiac sign, astrology, horoscope. Yan po ay mga pakana ni Satanas. Kasama rin po yung mga Christian practicing witchcraft. Kasama rin po yung Pentecostal spiritualism, yung mga pag-worship na maingay na nakakaroon ng mga speaking of tongues at nakakaroon ng pagpinatungan po ay nagbabaksakan. Yan pong lahat ay mga pandaraya ni Satanas. Yan po ang ilang mga larawan po. Kaya sa isang aklat po, sa BCL number 109, ang sabi po, kasama po yung pantheismo, theosophy, at mysticismo, ang hayaan magtungo ang sanibutan sa espiritismo, teosopiya o mysticismo at pantheismo kung pinipili nila. Hindi sapat tayong makibahagi sa mapandayang sangang ito ng gawain ni Satanas. At marami pang iba tulad ng reincarnation, conjurer, astral projection, yung mga iba't ibang mga martial arts, judo, karate, kung po, ninja at iba pa, Ouija board, transcendental meditation, numerology at iba't ibang anyo ng gawain ng kadiliman. Narito po yung iba't ibang mga picture ng teosopiya, mysticismo at pantheismo. Yung Ouija board, yan po, yung numerology, astral projections at iba pa. Ano po ba ang batas ng espiritualismo? Ayon sa Acts of the Apostles, Tagalog 358, sa espiritualismo, marami ang natuturuang maniwala na ang kagustuhan ang pinakamataas na batas
na ang lisensya ay kalayaan, na ang tao ay mananagot lamang sa sarili. Yan po yung tinatawag na batas ng spiritualism. Kung ano ang magusto mo, yun ang magiging batas. Ito po yung kung ano maisip mo, kung ano ang gusto ng iyong sarili, ay malaya ang isang tao. At yan po ay batas ng spiritualism. Ang sabi sa Articles and Romans, page 37 by A.T. Jones, nag-invento si Satanas ng salibikain na dapat ginanyak niya ang mga tao na maniwala na ang tinig ng mga tao ay tinig ng Diyos. Sa English ay the voice of the people is the voice of God. Ito ay bahagi ng kanyang malaking kasinungalingan upang magdulot sa marami na isipin na sila mas mataas sa kautusan ng Diyos. Masama bang magbasa ng mga babasahin ng espiritualismo? Ang sabi rito sa Acts of the Apostles, Tagalog 219-220, ang mga aklat na ito ay nagtataglay ng mga patakaran at paraan ng pakipagtalastasan sa masasamang espiritu. Ito ay ang mga batas ng pagsamba kay Satanas, mga direksyon sa paghingi ng tulong at impormasyon mula sa kanya. Sa pag-iingat ng mga aklat na ito, ang mga bagong alagad ay patuloy pa sanang maging lantad sa mga tukso nito. Sa pagbibili naman nito ay ilalagay nila ang mga iba sa tukso. Itinakwil nila ang karian ng kadiliman at hindi na sila nagatubiling wasakin ang kapangyarihan nito. Sa ganito ay nagtagumpay ang katotohanan laban sa mga maling akala at pag-ibig ng tao sa salibi. So masama po ang magbasa ng mga babasahing spirito nila. Kailangan nating wasakin ang mga ito upang ito ay hindi pa mabasa ng iba. Narito po yung mga most popular books of spiritualism. Dadyo po yung tinatawag ng mga everyday magic, yung Wicca for beginners, yung Talking for the Dead. Ang Talking for the Dead po ay isang malaking pandarayan ni Satanas. At saka yung The In-Betweens. At iba't iba pa, napakarami pa po yung maaklat ng spiritualismo. Kaya, ano po ba ang mga aral ng spiritualismo? Ang sabi sa Great Controversy, Tagalog 465, ang aral na nagsasabing may malay ang tao kung siya ay mamatay, lalo na ang paniniwala ng mga espiritu na nangamatay ay bumabalik upang maglingkod sa mga nabubuhay, ay siyang nagbukas ng daan para sa espiritismo sa kasalukuyan. Ito po yung tinatawag nating immortality of the soul, na kapag ang isang tao ay namatay, ay siya ay bumabalik o may malay siya. At ito ay nagpapakita o kaya ay kung saan nagpupunta, yan po ay isang kasinungalingan ni Satanas. Ang pangalo po yung aral ng universalismo. Ayon sa Articles and Romans page 36 by E.J. Wagner. Ito ang kaalaman ng makabagong spiritualismo at ng universalismo. Nagtuturo na ang lahat ng tao ay maliligtas. Kasama rin po yung aral ng anarkiya. Ayon sa Education 228, yung aral na hindi na kailangan ng batas, hindi na kailangan ng kautusan. Yan po yung talagang anarkiya at yung reincarnation at iba pa. Narito po yung mga symbols ng anarchy at universalism na makikita natin sa iba't ibang mga lugar. Ano po ang sikreto ng espiritualismo? Ang sabi doon sa Bible and Studies on the Book of Romans, page 47, E.J. Wagner. Ano ang sikreto ng espiritualismo? Paghiwalay mula kay Kristo. At bawat tao na hindi tumatanggap kay Kristo, maging siya man, ay nagpapahayag na niniwala sa Sabat pagdating ng Panginoon na ang mga tao ay mortal. Ano pa man, kung siya naman ay naniniwala sa naman lahat ng mga ito, kung hindi niya tinatanggap si Kristo sa kanyang sariling puso, malapit man o malayo, ang taong iyon ay nakatali na madala sa malaking pandarayan ni Satanas. So ang sikreto pala ng spiritualism, ilayo tayo kay Kristo. Ilayo tayo kay Kristo. Yun po ang sikreto ng spiritualismo. At gaano kalawak ang paglaganap ng spiritualismo? Sabi sa atin, sa isang aklat po ito sa unang sinulat o early writings by Ellen G. White. Ang sabi po, malaon nang naghahanda si Satanas sa pangwakas na pagsisikap na madaya ang sanlibutan
Unti-unti niyang inianda ang daan para sa kanyang pinakmalaking daya sa magitan ng paglago ng espiritismo. Hindi pa niya inaabot ang ganap na kayarian ng kanyang mga layunin. Ngunit aabotin niya iyan sa kauliwiliang bahagi ng panahon. Sinabi ng propeta, nakita ko ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maliban doon sa mga iningatan ng kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng pananampalataya nila sa kanyang salita, ang buong sanlibutan ay matatangay ng dayang ito. Ang mga tao ay matuling na ipaghihili na isang mapanghanib na mamamanatag at magigising sa pagbubuhos lamang ng galit ng Diyos. Yan po ay mababasa pa natin sa Great Controversy sa Tagalog po 475 hanggang 476. Napaka linaw ng pagkakambagit po rito. At ang sabi po sa atin, siyan po ang pagkakalarawan naman ng three unclean spirits like frogs sa Revelation 16:13. Ang sabi sa atin sa L writing sa unang sinulat Tagalog 330 hanggang 331. Nakita ko ang kabilisan ng paglaganap na ito, yung spiritualismo. Isang prosesyon ng mga bagon ang ipinakita sa akin na tumatakbong kasing bilis ng kidlat. Pinagsabihan ako ng anghel na tuminging maingat. Ipinako ko ang aking mga mata sa mga bagon. Tila man din nakasakay doon ang buong sanlibutan. Pagkatapos ay tinuro sa akin ang konduktor, isang maputi, darakilang tao na tinitingala at ginagalang ng lahat ng mga pasero. Ako yung nagulumihanan at itinong ko sa kasama kong anghel kung sino yun. Sabi niya, yun ay si Satanas. Siya ang konduktor sa anyo ng isang anghel ng liwanag. Nabiyag niya ang sanlibutan. Nahulog sila sa malalaking daya upang maniwala sa kasinungalingan at nang sila'y mapahamak. Ang kanyang kinatawan na sumusunod sa kanya, ang siyang makinista at ang iba sa kanyang mga kinatawan ay umahawak naman na ipatibang gawain ayon sa pangailangan niya sa kanila, at silang lahat ay kasing bilis ng kidlat na tumutungo sa pagkapahamak. Dito po ipinakita sa lingkod ng Panginoon na Selen Diwad ang kung gaano kalaganap na ang pandaraya ng spiritualismo na daladala ng hayop na galing sa kaliliman ng Apocalipsis 11, na si Satanas mismo po ang siyang konduktor sa anyo ng isang anghel ng liwanag, at nabihag niya ang buong sanlibutan. Nahulog sila sa malalaking daya upang maniwala sa kasinungalingan at nang sila'y mapahamak. Narito po ang larawan ni Satanas na nagaanyong anghel ng kaliwanagan. Ang sabi sa atin sa L writings Tagalog 335, sa gayong paraan ang sanibutan ay nahuhuli sa bitag at naipaghihili sa isang pakiramdam ng kapanatagan na hindi nasumpungan ang malubang pagkataya sa kanila hanggang hindi binubuhos ang pitong huling salot. Nagtatawa si Satanas habang nakikita niya na ang kanyang mga panukala ay nagtatagumpay ng gayon na lamang at ang buong sanlibutan ay nahuhuli sa bitag. Napakalinaw, napakatindi po nito. At sa Great Controversy po 589, at determinado si Satanas na pagkaisain sila sa isang katawan at ganito ay mapalakas ang kanyang lahinin sa magitan ng pag-abot sa lahat patungo sa mga hanay ng espiritualismo. At sa pagpatuloy po sa early writings Tagalog 335, nagtatawa si Satanas habang nakikita niya na ang kanyang panukala ay nagtatagumpay ng ganyan na lamang at ang buong sanlibutan ay nahuhuli sa bitag. Makikita niyo po dito na si Satanas po ay halos na kokontrol na niya ang buong sanlibutan sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ano po ang layunin o misyon ng hayop sa Apocalipsis 11 verse 7? Una po ay bakayin ng Biblia. Ang Biblia po ay tumutukoy sa dalawang saksi sa Apocalipsis 11
7 Great Controversy 1884 Edition page 133 at sa Spirit of Prophecy volume 4 188. At papaano po? Ayon sa Acts of the Apostles Tagalog 1957, sinikap ng mga tao na wasakin ang pananampalataya sa kasulatan sa pagitan ng espiritualismo, ang kaaway ng katwiran ay nagsisikap na umakay ng mga kaluwa sa mga pinagbabawal na landas. Ano ang dapat nating gawin para hindi tayo mapasama sa hanay ng espiritualismo? Ang sabi sa Bible in Studies of the Book of Romans, page 47 by E.J. Wagner, kaya ang katotohanan ng kinikilala ng tao na ang tao'y mortal o namamatay ay hindi magliligtas sa kanya mula sa spiritualismo. Dapat niyang kilalanin at malaman na si Kristo ang ating buhay, at kung wala siya ay wala tayong buhay. Ang kilalanin lamang ito, ang aral ng mortality of the soul, ay hindi makagagawa ng mabuti. Dapat niyang malaman ito sa magitan ng personal na karanasan. Dapat mabuhay si Kristo sa kanya at si Kristo lamang. At kung gayon, hindi siya magaganyak ng diwa ng Antikristo. Dahil sinabi ng tagapagligtas na ang prinsipe ng sanibutang ito ay walang bahagi sa kanya. Malino po na ang dapat nating gawin para hindi tayo mapasama sa hari ng spiritualismo ay hindi lamang maniwala sa tamang aral ng mortality of the soul, na ang tao ay namamatay, kundi dapat ito ay magkaroon ng personal na karanasan at mabuhay si Kristo sa kanya at si Kristo lamang. Narito po ang isang larawan na nagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagkapako ng Panginoong Hesukristo. Iyan ay paraan na tanging pag-asa ng tao para sa kaligtasan. Ang sabi sa atin sa The Gospel, The Glad Tidings, page 43 by E.G. Wagner, ang espiritualismo ay ibang pangalan lamang ng sinaunang pangkukulam at panggagaway. Sa pagpatuloy po sa parehong aklat din po, ang sabi po, kahit na itakwil ng tao ang espiritualismo sa pinakamatinding termino, kung hindi siya humahawak sa salita ng Diyos, siya ay sa madali o matagal ay madadala ng matinding pandaraya sa magitan lang ng pag-iingat ng salita ng pagsisiga ni Kristo. Ang tao ay maingatan mula sa tukso na dumarating sa buong sanlibutan. So makita niyo po na ang pag-asa lang po natin para tayo ay maingatan na hindi maimpluensya ng espiritualismo ay sa magitan ng paghawak sa ating Panginoong Hesukristo at manghawak sa mga salita ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Narito po ang isang paraan para ang tao ay maligtas. Kaya walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa atin sa Bible Studies on the Book of Romans, page 47 by E.G. Wagner, kaya ang nag-iisang pinagmumulan ng kapanatagan ay nakasalalay sa pagsampalataya kay Kristo bilang ating buhay at sa pag-aaring ganap sa pananampalataya. Napaka-importante po ito na ang kapanatagan po natin, ang kaligtasan natin nakasalalay sa pagsampalataya kay Kristo bilang ating buhay at pag-aaring ganap sa pananampalataya. Ang sabi pa po sa pagpatuloy, dapat ito'y si Hesukristo at siya na napako bilang ating katwiran. Ating buhay, ating kaligayahan, ating bawat bagay ay dapat napakanaisin, oo, higit napakanaisin o maging pakaisipin ang isa na makapag-iingat sa atin mula sa Antikristo. Napakalino po, napakaganda ng sipin ito mula kay E.J. Wagner. At sa pagpatuloy po ang sabi sa page 9 ng Articles in Romans, page 9 by E.J. Wagner, si Kristo ay ang tanging pinagmumulan ng kumpletong kasiyahan. Narito po yung larawan ng daong na siyang kumakatawan, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa atin sa Articles on Romans, page 69, kayang bunuti ng Diyos mula sa makamay ni Satanas ang kaluwa na humihibik para sa paligtas, subalit walang sino man ang may kakayahan na bunutin ang mga anak ng Diyos mula sa kanyang kamay. At sa parehong aklat din po sa page 89,
wala sa San Senokob ang makahadlang sa kaligtasan ng sinumang kaluwa na tumatanggap at nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Narito po ang isang halarawan na kapag tayo po ay humawak sa ating Panginoong Jesucristo at sumampalataya tayo sa Kanya, makikita natin ang malaking pagbabago ng ating buhay. At kung hahayaan natin na ang Panginoong Jesus ay manirahan sa atin, ito po ay magbubunga, ay gagawa ang Panginoon sa loob natin ng kapangyarihan para tayo ay maging masunurin sa lahat ng mga utos ng Diyos. Dito po ay nagpapakita ng ating Panginoon ay ang nag-iisang tagapagligtas ng tao at walang ibang makapagliligtas po sa atin liban na lamang ang ating Panginoong Jesus. Narito po ang isang larawan ng kamatayan ng Panginoon, ang natatanging paraan para ang tao ay maligtas ay ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at manatili sa Kanya, manghawak sa Kanya at patuloy na kumapit sa Kanya para sa habag kaparatagan ng buhay at para sa kaligtasan. Sana po sa ating pong nakita po ngayon, sa nakita natin na ang espiritualismo ay isang banta ng sanibutan, nakita rin natin na ang buong sanibutan ay nasa kapangyarihan ni Satanas. Ngunit ang Panginoong Jesus po ay nag-aanyaya sa atin na hawakan natin siya, sumampalataya tayo sa Kanya, tumingin, itaas natin siya. Pagmasdan natin ang ating Panginoong Jesus, magtiwala tayo sa Kanya at sundan natin siya saan man siya umarong. At yan lamang ang tanging nating paraan para tayo ay maingatan mula sa kapangyarihan ni Satanas at mula sa mga pandaraya, mga tukso at iba't ibang mga paraan na ginagawa ni Satanas para mailayo tayo, para tayo ay mapahamak at hindi maligtas. Salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon.